Isaiah, Kapitulo 1, Versikulo 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatiwiran ang sabi ng Panginoon. Magamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niyebe. Ito ang unang pahina ng aking tunay na buhay na minsan ay pinangarap ko na rin maging mahusay na gumawa ng mga awit at malalim na tula. Kahit na palagi akong nilalait ng madla, kinapalang ko ang muka kahit na kinukutya. Kumanta ko sa gitna kahit walang natutuwa. Di pa rin nadadala kahit ilang beses na talo. Iniisip ko na lang na ang Diyos akin merong plano. Kaya di nagpa-apekto, sige sa pag-e-ensayo. Kahit na wala sa tono, pinilit makabisado. Pagsampa sa entablado kahit na medyo kabado. Nang bumanat na ako, nag-iyawan ng mga tao. Sa wakas, nagbunga rin ang aking pagtsatsaga. Nang dahil sa paglarap ako ay tinitingala. Gamit ang tintang tula, ako ay gumagawa ng mga awit na kinakanta ng bata't matanda. Kahit saan ako maggalak ay maraming bumabate. At pag may mga inuman ako'y nagrarap palagi. Nag-yes ako sa Taguig, Mariki na Parañaque, Pasig, Cavite, Tundo at pati na sa Makati. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoon. Ang mga dalangin ko ay kanya nang itinugon. Ang mga kanta ko sa YouTube umabot 5 milyon. Sinasabihan mabangis na para raw isang liyong. Kaya lalong ginanahan pa ako sa pagsusulat. Makagawa lang ng mga awit, okay lang kahit puyat. Kahit magana ang kamay ay hindi iniinda. Di pa rin umihinto kahit ubos na ang tinta. At hindi katagalan ng panahon ay nag-iba. Marami nang nagtataka kung ba't di na kumakanta. Biglang nawala sa industriya na parang isang bulak. Uy pre, tagal mo naman. Daming kalaban eh. Maganda klase yan, sige pre. Nang hihinayang yung iba, ba't di na ako gumagawa ng mga awit na inawit ng mga bata sa lansangan. At bigla raw lumubog ang dati ko nakasikatan. Sa mga taong nanabik, ito ang aking pagbabalik. Hinila man ako pababa, ipipilitin pumanik. Maraming salamat sa aking kaibigan at sa pamilya ko na nakasuporta. Sila ang nagpapalakas ng loob ko na lumaban ako sa mga problema. Kaya kahit hindi na kaya, pipilitin ko pa rin. Ang mga pangarap ko ay pipilitin to pa rin. Abutin parang mga bituin sa kalangitan. At hindi nasasayangin ang mga pinaghirapan. Ako ba na'y masugatan sa pinili kong larangan? Di ako mapipigilan sa aking mga kagustuhan. Dahil ang mga natutunan ay magsisilbing leksyon. Mahirap ba ng sitwasyon basta't meron inspirasyon na nagpapalakas ng loob na makipagsabayan. Sa hamon ng buhay ko na puno ng kalungkutan, di nyo na yata naaalala kung sino ako. Sa bagay marami na ang nagsisikatan sa mundo. Kung di mo natandaan, susubukan balikan ang mga nakaraan na hinangaan ng ilan. Randy Evangelista Badilla, o mas kilala ho siya sa community bilang si Gatilio. Sa pagbigas ko ng pangalan ko na Randy at Gatilio, tingin ko lang sa'yo katinudukan ng puti. Ang Gatilio na pangalan ay kumalat at umugong. Minsan di mo pinasilong nung tayo'y nagkasalubong. O ano, nalaman mo na ba at naaalala yung bata na inakala mo na di makikilala? Aking binaliwala, marami man ang talangka. Matutupad din ang pangarap dahil sa pagtsatsaga. Ilang beses na nadapa pero pinilit makabangon. At sa kahirapan ay pinipilit ko rin umahon. Pumasok ng walang baon pero di nagre-reklamo. Kung nakapagtapos sana gusto maging abogado, kaso naging barumbado pati naging abusado. Hanggang sa natutunan kong tumikim ng mga bisyo. Ako'y tao lang na natukso na gusto magbago. Ang pintuan ng pag-asa ay hindi nagsasarado. Pagkat si Jesucristo ang laman ng aking puso, siya ang dahilan kung ba't hindi ako sumuko. At ngayon alam nyo na ang tunay ko na istorya. Eto na huling yugto ng kwento ni Randy Badilla. Naaalala kung sino ako. Sa bagay marami na ang nagsisikatan sa mundo. Kung di mo natandaan, susubukan balikan ang mga nakaraan na hinangaan ng ilan. Ang Gatilio na pangalan ay kumalat at umugong. Minsan di mo pinasilong nung tayo'y nagkasalubong. O ano, nalaman mo na ba at naaalala yung bata na inakala mo na di makikilala? Aking binaliwala.